ako'y nagpupuri dahil ina ko ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Sa kanyang kinaluluklukan, dininig aming panambitan. Abang bayan, nagpag-ibig sa kandili niya nananabik. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri dahil ina ko ng Kristong Hari, kaligtasan ng kanyang lipi. Bayan ngayon nagbubunyi, sabay-sabay nagpupuri. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ngayong araw na ito atin pong ginugunita si San Francisco de Assis upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, iginawad mo kay San Francisco ang pagkakawangis kay Kristo sa kusang pagkakarukha at pamumuhay na hamak. Mataluntun nawa namin ang kanyang landas upang masundan namin siya at makaisa sa maligayang pag-ibig sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po na po ang lahat. Ang simula ng aklat ni Propeta Jonas. Sa lipi ni Zabulon ay may isang lalaking Jonas ang pangalan. Siya ay anak ni Amitai. Isang araw, sinabi sa kanya ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive, ang malaking lungsod, at pangaralan mo ang mga tagaroon, sapagkat suko na sa langit ang kanilang kasamaan. Sa halip na sumunod, ipinasya ni Jonas na magtago sa Tarsis, sapagkat inaakala niyang malayo na iyon sa Panginoon. Kaya nagtungo siya sa Hope at humanap ng barkong papunta sa Tarsis. Nang maibigay niya ang kaukulang upa, sumakay siya sa baporo kasama ng mga tripulante. Ngunit nang sila'y nasa laot na, nagpalitaw ng malakas na bagyo ang Panginoon. Anupat halos mawasak ang barko. Dahil dito, sinidlan ng matinding takot ang mga tripulante. Kaya bawat isa'y nanalangin sa kanyang Diyos. Pagkatapos, inihulog nila sa dagat
ang mga kargamento para gumaan ang sasakyan. Samantala, si Jonas ay mahimbing na natutulog sa isang sulok sa ibabang palapag ng barko. Nakita siya ng kapitan at ginising. "Hoy, tulog ka ng tulog diyan. Bumangon ka at manalangin sa Diyos mo. Baka sakaling kaawaan tayo at iligtas sa kamatayan." Nag-usap-usap ang mga tripulante. "Magsapalaran tayo para malaman natin kung sino ang dahilan ng lahat ng ito." Gayon nga ang ginawa nila at nabunot ang pangalan ni Jonas. Kaya't siya'y kinausap nila, "Nagsapalaran kami para malaman kung sino ang may kasalanan at ikaw ang nabunot. Ano ba ang ginagawa mo rito? At taga saan ka?" "Ako ay Hebreo," sagot ni Jonas. "Nananalig ako sa Panginoon, ang Diyos ng kalangitan, ang lumikha ng dagat at ng lupa." Bago pa ito nangyari, sinabi ni Jonas na pinagtataguan niya ang Panginoon. Kaya sa malaking takot, pahilakbot nilang sinabi kay Jonas, "Napakalaki ng ginawa mong kasalanan. Lalong lumakas ang bagyo." Kaya si Jonas ay kinausap uli ng tripulante, "Ano ang ibig mong gawin namin sa iyo para pumayapa ang dagat? Ihagis ninyo ako sa dagat, sapagkat alam kong ako ang dahilan ng nagngingit-ngit na bagyong ito." Sagot niya, "Pinipilit sana ng mga tripulante na itabi ang baporo. Ngunit wala silang magawa sapagkat lalong lumalakas ang bagyo. At nanalangin sila ng ganito, 'Panginoon, naway huwag ninyo kaming parusahan o ibilang na mamamatay tao sa gagawin namin sa taong ito. Yamang kayo na rin ang nagpahiwatig na dapat naming gawin.'" Pagkasabi nito, binuhat nila si Jonas at inihagis sa dagat. At bigla itong pumayapa. Dahil dito, sinidlan sila ng matinding takot sa Panginoon. Kaya't naghandog sila at namanata sa Kanya. Ang Panginoon naman ay nagtalaga roon ng isang dambuhalang isda. Nilulon nito si Jonas. Siya'y nanatiling 3 araw at 3 gabi sa tiyan ng isda. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Kinausap ng Panginoon ang isda at si Jonas ay iniluwa nito sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang si Jonas ay nasa tiyan ng isda, nanalangin siya. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Poon, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa iyo at sinagot mo ako. Mula sa ikalalimang walang katulad, ako'y tumawag sa iyo at dininig mo ako. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Inihulog mo ako sa pusod ng dagat. Napadpad ako sa laot ng karagatan at natabunan ng malalaking alon. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Sinabot ko, nalayo ako sa iyo. Kailan ko kaya makikita uli ang banal mong templo? Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Nang maramdaman kong mapupugto na ang aking hininga, naalala kita poon. Ako'y dumaing at narinig mo ako
mula sa iyong banal na templo. Sa tiyak na kamatayan, ako'y ipinagsanggalang. Magsitayo po ang lahat. Bagong utos ani Kristo, mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may isang eskribang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, aniya, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, ano ang nakasulat sa kautusan? Ano ang nababasa mo roon? Tumugon siya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip, at ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Tama ang sagot mo, wika ni Jesus. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Sa hangad ng eskriba na huwag siyang lumabas, nakahiya-hiya, tinanong niya uli si Jesus, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay buhat sa Jerusalem patungong Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati damit sa katawan, binugbog at halos patay na ng iwan. Nagkataong dumaan doon ang isang saserdote at pagkakita sa taong nakahandusay, siya'y lumihis at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Dumaan din ang isang levita, ngunit tiningnan lamang niya ito at nagpatuloy ng kaniyang lakad. Ngunit may isang Samaritanong naglakbay na naparaan doon. Nakita niya ang hinarang at siya'y nahabag. Lumapit siya, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat nito at tinalian. Saka isinakay ang tao sa kanyang sinasakyang hayop. Dinala sa bahay panuluyan at inalagaan doon. Kinabukasan, dumukot siya ng 2 denaryo. Ibinigay sa may-ari ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya. At kung magkano man ang kakulangan niyan, babayaran ko sa aking pagbabalik. Sino ngayon sa palagay mo ang nagpakita ng kanyang pakikipagkapwa sa taong hinarang ng mga tulisan? Tanong ni Jesus. Ang nagpakita ng habag sa kanya, tugon ng eskriba. Sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka't gayon din ang gawin mo. Mga kapatid, ang mabuting balita
ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po na po ang lahat. Magandang araw po sa inyong lahat. Isang tanong tungkol sa pagkakamit ng buhay na walang hanggan ang ibinato ng isang eskriba para subukin si Jesus. Pero dahil alam naman natin na alam lahat ni Jesus, alam ni Jesus ang pakay ng eskriba, alam niya na siya'y sinusubok lang ng eskriba. Kaya naman, sa halip na sagutin niya ang tanong, si Jesus ang nagtanong. Ibinalik niya ang tanong. At ang tanong ni Jesus, ano ang nakasulat sa kasulatan? Ano ang nagbabasa mo roon? Ganito yung estilo ni Jesus. Kapag alam niya na hindi naman nais matuto ng taong nagtatanong sa kanya, ibinabalik niya ang tanong. Hindi niya sinasagot at hinahayaan niya na ang tao ang sumagot sa kanyang tanong. Para bang mas ipinapakita ni Jesus na dapat alam mong sagot, kaya dapat hindi ka na nagtatanong. Kaya naman, agad sumagot ang eskriba. At ang sagot ng eskriba sa tanong ni Jesus, ibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, at ng buong pag-iisip. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. At sinabi sa kanya ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo yan at mabubuhay ka. Ipinapakita sa atin, mga kapatid, na ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa ay hindi mapaghihiwalay. Kaya nga, ang halimbawa ni Jesus na kwento ng mabuting Samaritano ang nagpapakita ng kaganapan ng buhay. Hindi pwedeng mahal lang natin ang Diyos. At hindi rin pwedeng mahal lang natin ang tao sa buhay natin. Dapat mahal natin ang Diyos at mahal natin ang ating kapwa. Kaya nga ang hamon ni Jesus, gawin mo yan at mabubuhay ka. Ito pala yung totoong kabuuan ng buhay, ang maipakita ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Madalas, akala natin mabubuo o makukumpleto ang buhay natin dahil sa material at kayamanan. Pero isang realidad na may mga pagkakataon sa ating buhay na material at kayamanan ang siyang sumisira pa sa ating buhay. Yung dahil sa kagahaman, dahil sa sugal, dahil sa panluloko, pagnanakaw, at kung ano-ano pang mga kasalanan, ito yung nagagawa dahil nakatuon sa kayamanan, dahil sa pagmamahal sa kayamanan. Ito po yung nangyayari kapag kayamanan lang ang minamahal sa halip na ang Diyos at tao. Hindi po masama ang kayamanan. Hindi ko po sinasabing masama ang material, pero dapat sinasamahan ng pagmamahal sa Diyos at sa kapwa para ang kayamanan ay magdala sa kabutihan. Dapat kasama ng pagmamahal sa Diyos at sa tao ang ginagamit
para mapamahalaan tayo ng kayamanan. Ito yung ginawa noong mabuting Samaritano. Nang dahil sa pagmamahal, nagamit niya ang kanyang kayamanan. Ibinuhos nga niya yung kanyang alak. Ibinuhos niya yung kanyang langis para lang doon sa taong nangangailangan. Ibinigay niya yung kanyang pera para lang matulungan yung taong nangangailangan. Lahat ito dahil may pagmamahal siya sa tao. Hindi niya lang mahal ang kayamanan. Ginamit niya ang kayamanan para maipakita ang kanyang pagmamahal sa tao. Ngayong araw na ito, ginugunita natin si San Francisco de Assis. Si San Francisco de Assis, nabuhay ng mayaman. Marangya, may kaya sila. Sila ay may negosyo. Sila ay nagtitinda ng tela. Ang kanyang mga magulang ay negosyante. Pero dahil sa pagmamahal sa Diyos, dahil sa pagmamahal sa tao, sinuko niya at tinalikuran ang kayamanan para makapaglingkod ng buo sa tao at sa Diyos. Ang dami nilang telang tinda, mamahaling tela pa, pero tinalikuran niya ang mga yon. Sa halip, nagsuot siya ng telang sako. No, yung sakong brown, yun yung kanyang ginamit. Pinakita niya na hindi pagmamahal sa kayamanan ang bubuo sa kanyang buhay, kundi ang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga, nakakalungkot kapag ang tao gumagawa ng kasamaan dahil lang sa kayamanan. No? Nakakapagkurakot, di ba? Nangungurakot. Bakit? Hindi naman mahal ang bayan. Hindi naman mahal ang Pilipino. Mahal ang pera. Bakit naluloko kahit ang kapatid o kamag-anak? Eh dahil mas mahal ang kayamanan kesa sa kamag-anak o pamilya. Bakit nakakapanloko, nakakapandaya? Dahil pera ang mas mahalaga kesa ang kapakanan ng kapwa. Mga kapatid, kahit kailan, hindi natin madadala ang kayamanan sa huling hantungan. Pero kung sasamahan ng pagmamahal ang paggamit ng kayamanan, ito ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, maging sa ngayon, maraming tao ang nag-aabang sa bangketa na nangangailangan ng mga salitang nakapagpapagaang ng kalooban o naghihintay ng kamay na handang dumamay. Manalangin tayo sa Amang nasa langit upang maipadama natin ang ating pagmamahal sa konkretong aksyon kaysa sa magandang salita lamang. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang simbahan sa kanyang mga pastol at bayan naway magpakita ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagmamahal sa kapwa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga naglilingkod sa mga dukha, naway hindi manghina ang loob o mawala ng pag-asa. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang bawat tao na makasalamuhan natin, naway pakitaan natin ng kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga nalulumbay at ang may mga karamdaman sa ating lipunan,
Naway huwag nating baliwalain o lagpasan lamang. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ang mga yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, patatagin mo ang aming pag-ibig. Ama naming Diyos, habang ipinagdarasal namin ang iba, tulungan mo kaming mahalin at paglingkuran ang aming kapwa at tanggapin ang iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpakailanman. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Lahat ng ito'y nagmula sa iyo, muling ihahandog sa'yo. Buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, o Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwa. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ngayon ng mga alay ay nakikiusap na kami ay marapating makaganap sa pagdiriwang ng nangyari sa krus na niyakap ng buong pag-ibig ni San Francisco sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang pagpaparangal sa iyong kabutihan ay lagi mong pinaaalingaungaw sa iyong sambayanan sa pagkakaroon ng mga kaanib na maaasahan at tapat tulad mo sa pananagutan upang magbunga ang punyagi ng iyong anak na sa iyong pag-ibig kami makatulad ang mga banal na tao'y tumutulong sa lahat sa pagbibigay halimbawa't pananalanging wagas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan
na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kayon din ang lahat na mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, nang kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Francisco de Assis at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po para sa lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Itong nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Stay with me, Lord, that I may never forget you. Stay with me, Lord, because I'm weak. Stay with me, Lord, for you. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa banal na pakikinabang ay gawin mong sa pagtulad sa pag-ibig at malasakit ni San Francisco, magkamit ng pagmamahal mo at makapag-ukol nito sa kapakanan ng lahat ng tao. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Panalangin kay San Roque. Ating ipagdasal ang lahat ng mga may sakit at nahihirapan ngayong pandemic. Pagdasal po natin ang buong mundo, ang ating bansa at higit sa lahat, ang ating pamahalaan. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman, lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan na nung ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-antanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos yaring aming mga hinaing at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, panalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiyadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Pagbabasbas ng Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawan nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang lahat na may karamdaman at nahihirapan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayaging taglay ang pag-ibig at kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, narangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati